Ano ang pagkakaiba sa dalawang ito? Ito ay parehong relay. Ito ay ordinary relay. Ito naman ay impulse relay. Ngayon guys, ating tatalakayin kung anong pagkakaiba nitong dalawa sa kanilang function. Ang function ng ating ordinary relay guys, paglagyan natin ito ng power supply, ang A1 at saka yung A2 niya, magkakaroon ito ng contact kaagad. Mag-a-activate ito kaagad guys. Pag-activate nito guys, ang contact na normally open, magko-close. Ang normally close naman, magko-open. Yun ang function ng ating ordinary relay. Ngayon, pag mawalan siya ng power supply, ang ating A1 at saka A2, mamamatay naman ang ating relay. Pagpatay ng ating relay guys, babalik to sa normal position. Na yung normally open, mag-o-open. Yung normally close, magko-close. Ito ay 220 volts guys. Yun ang function ng ating normal relay. Ito namang impulse relay natin guys, kakaiba naman. Pag nakasetting to sa auto mode, huwag natin i-off. Dapat nakasetting to sa auto mode para gagana itong itim niya. Ang function naman ng impulse relay natin guys, kakaiba. Paglagyan natin to ng power supply guys, ang A1 at saka yung A2 niya, mag-a-activate kaagad itong relay natin. Pag-activate ng relay natin guys, dahil nakasetting siya sa auto mode, itong itim naman, aangat ito, gaganon siya. Pag ganon ang position ng itim na ito guys, ang normally open ngayon, magko-close. Ang normally close ngayon, mag-o-open. Ganon siya guys. Ngayon, pag mawala ng power supply, still pa rin ito na nakaangat. So, ibig sabihin, still pa rin naka-close ang normally open natin. Pag mawalan siya ng supply sa coil ng ating impulse relay, ang A1 at saka yung A2. Ngayon, pag magkakaroon naman ng power supply, guys, itong A1 at saka A2 natin, magtitrip naman itong itim, guys. Bababa ito. Pagbaba niya, guys, automatic ngayon, yung normally open na nagko-close, mag-o-open, ganun ang function niya, guys. Ito yung diagram natin guys, kung makikita natin guys, no, na may pamagat siya na what is the difference between ordinary relay to impulse relay. Ito yung ordinary relay natin guys, no, ordinary relay diagram. Ito na yung ordinary relay natin. Ito yung push button natin na normally open, start push button. So ito naman yung magnetic contactor natin guys, no. Ang function nito guys, paglagyan natin to ng power supply, ang line 1 at saka line 2, magko-close ang contact nito. Gaganon ang contact nito guys. Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ang relay natin. Pagana ng relay natin guys, i-close to ng relay natin, gagana din ang magnetic contactor natin. Pagbitawan natin to, babalik to sa normal position. Babalik to sa normal position guys, gaganon ito. Ngayon, namamatay ang relay natin, ito naman mag-o-open naman ito. Mamamatay naman ang contactor. Samantala dito sa impulse relay natin, itong IR, ibig sabihin impulse relay natin kakaiba. Pag isetting natin to sa auto mode, impulse relay kasi ito guys, pag isetting natin to sa auto mode, no, pag i-press natin tong start button, pag igano natin, mag-close ang contact niya, gagana ngayon ang IR natin. Pag gana ng IR natin guys, magko-close naman ito. Ngayon guys, itong IR natin nakasetting siya sa auto mode. Ngayon, pagbitawan natin itong start button na momentary push button, babalik to sa normal position na naka-open. Gaganon siya, no? Pag ganon niya guys, mamamatay ngayon itong IR natin dahil hindi siya magkakaroon ng supply dahil ang kuryente hanggang dito na lang. Kung naka-auto mode siya guys, still pa rin ito magko-close. Pag gumamit ka ng impulse relay, ang push button na yung gagamitin ay normally open push button na. Dito mo na start, dito mo na rin i-off. Ganun ang function niya, no? Kakaiba silang dalawa. Ito kasi, pag mag-close ito, gagana ang magnetic contactor. Pag mag-o-open, mag-o-open din ang contact nito. Mamamatay din ang contactor natin. Pero dito, kakaiba sa IR. Ngayon, dahil nag-close yan guys, pag i-press naman natin to ulit, mag-close naman ang contact nito, no? Pag-close nito, guys, gagana ulit ang IR. Pag-gana ng IR, guys, dahil nakasetting siya sa auto mode,
mag-trip naman yung IR natin, mag-open naman ang contact nito. Mag-open ang contact niya, guys. Pag-open ang contact niya, guys, mamamatay ngayon ang magnetic contactor natin. Pagbitawan natin itong push button natin, guys, kung momentary push button ito, babalik to sa normally open. Babalik to sa normal position na naka-normally open. Diagram na ito, guys, ito na yung result niya, no? Result niya, guys, sa wiring diagram. Ngayon, guys, tingnan muna natin ang function ng relay, no? I-on muna natin to. Tingnan natin ang function ng relay, no? Tingnan na, try natin. Ayan, gumana ang contactor natin, no? Pagbitawan natin, guys, mamamatay din ang contactor natin. Ayan, no? Kung makikita natin, yun ang pagkakaiba nilang dalawa. Dito naman sa impulse relay, nakasetting sa auto mode. Ka-auto mode. Tingnan natin, guys, no? Pag i-press natin to, gagana ang contactor. Pag bitawan natin, still pa rin na gumana ang contactor. Kung makikita natin, guys, no? Ayan, gumana siya. Pag bitawan natin ang start button, still pa rin na gumagana ang ating contactor. Kung makikita natin dito, guys, umangat ang itim, no? Pag i-press naman natin dito, guys, mamamatay naman ang contactor, no? Ayan, bumaba din yung itim. Kung makikita nyo, guys, no, pag i-press natin to, bitawan kaagad natin, aangat yung itim dahil naka-auto mode yung ang impulse relay. Try natin. Ayan, no, umangat ang itim, gumana ang contactor. Pag i-press naman natin, mamamatay. Ngayon ang tanong diyan, paano kung ilagay natin sa ano, sa off position, hindi siya naka-auto mode? Kung hindi siya naka-auto mode, guys, hindi siya gagana. Nilagay ko sa off position, no. Tingnan mo, ha, kahit anong pindot mo dito, hindi siya gagana. Dapat naka-auto mode yung impulse relay natin. Kung ilagay natin to sa auto mode, guys, isetting natin, iangat lang natin, no. Ayan, no, nakaangat na. Kung makikita natin, naka-auto mode na siya. Pag i-press natin to, gagana siya ngayon. Ayan. Tapos bitawan kaagad natin kasi babalik to sa normal position ng ating momentary push button. Yun ang pagkakaiba nilang dalawa, guys, no? Pag dito naman, pag i-press mo, gagana. Pag bitawan mo, mamamatay din. Ayan, no? Yun ang pagkakaiba nila sa ordinary relay kaysa sa impulse relay. Pero pareho lang silang relay. Makikita natin dito, ayan, mamamatay siya. Pag bitawan natin, mamamatay. Pero dito, iba, ayan, gumana siya, no? Kahit binitawan natin. Sa impulse relay yan, guys. Pag i-press naman natin, mamamatay. Pag i-press natin, gagana. Pag i-press natin, mamamatay. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.